Dadako naman tayo ngayon sa Pasig City para sa isang art gallery. Dito lamang yan sa I Love My Culture. Good morning mga boss! Gusto nyo bang makakilala ng bagong grupo ng mga visual artists? Andito ako ngayon sa Sevio Art House para kilalanin ang bagong grupo ng Filipino visual artists, which is contemporary sila. Kaya tara at kilalanin natin ang grupong S.I.G.A. Since yung theme ng exhibit na ito is all about music, ano yung na-assign na theme sa'yo? Bali yung nakuha kong theme is tungkol sa techno music. Sa makikita ninyo, ginamit ko yung mga bata, kasi yung mga bata wala silang konsepto pa nung maganda at pangit eh. So ang ginawa ko sa techno music, nag-download ako noon, techno music nung 80s saka nung 90s, then pinarinig ko sa kanila, tapos may reaction silang kakaiba eh. Kaya ang ginawa ko sa kanila, tapos kung ano yung react nila dun sa music, saka kayo si-shoot. May tawag ba sa ganitong klase ng artwork? Like, para siyang maliliit na dots eh. Kung mapapansin nyo, may pagka sa dyaryo, pag nakakita kayo ng dyaryo, pag tinitigan nyo siyang mabuti, halos ganito yung itsura eh. Katulad lang din siya ng pagtatak ng t-shirt. Parang pinagsama ko yung pagtatatak ng t-shirt sa kayong sa photography. Parang imbis na i-print ko siya ng picture, pa-film or pa-picture. So, ang ginagawa ko, may sarili akong paraan ng pag-print ng artwork ko. Ano yung genre na na-assign sa'yo? Napunta sa akin ng hip-hop and pop. Kung isipin natin ang hip-hop and pop, papasok dyan yung mga rainbow colors, yung mga psychedelic colors, yeah. Genre na napunta po sa akin is rock. So, bago ko gawin, gumawa muna ako ng parang research ko kasi sa totoo lang hindi ko genre yung rock. So, parang challenge sa akin. So, nung habang nagre-research ako, nakikinig din ako ng mga rock. Hanggang sa nag-stumble ako sa progressive rock. So, from that music, pinakinggan ko ng pinakinggan hanggang sa ma-inspire ako na sa genre na yon, which is parang yung dating sa akin, pabago-bago, mabigat. Sa piyesa ko, nilagay ko yung mga speakers para i-emphasize yung bigat niya, yung lakas niya. Saka at the same time, parang magkakahiwalay sila kasi yung parang progression. Ang na-assign sa akin na genre ng music is jazz. Colorful siya. Pag i-interpret mo siya sa art, ang dami niyang laman na ang dami niyang pwedeng i-meaning para sa akin sa mga tunog kasi maraming sa jazz, marami siyang ginagamit ng instruments. May drums, may clarinet, so saxophone. So Michael, ano naman ang assigned na theme para sa'yo? Yung sa akin more on classical music, figure and modern art, traditional modern art. Gawa sa oil paint on canvas. Tsaka gold leaf. Bakit babae yung pinili mo para sa certain piece na to? Sa akin, women parang a symbol of wellness. Siyempre yung motherhood. Kasi gusto ko yung embodiment ng female figure. Ang baling napunta kasi sa akin yung alternative sa as genre of music. Pero mas nilagay ko siya sa mas malawak na context ng Philippine society. Nilapat ko siya sa context ng Philippine society as particular doon sa kalagayan nga ng mga manggagawa. Yung kalagayan rin ng mga babae sa lipunan at yung kalagayan ng mga babae sa pagiging isang manggagawa, syempre, hindi man tayo aware o hindi man natin ganun nakikita pero lagit-lagi silang napagsasamantalahan sa usapin ng, ayun nga, bilang isang patriarchal nga yung lipunan natin. Ano naman po yung genre na na-assign sa inyo? Classical siya. Pero siguro dahil masyado nang luma yung classical para sa akin. So parang mangyari na lang classical na may pagka-jazz, yung mixed media siya. Kung bubusisiin niyo mabuti, may mga collage. Ang grupong S.I.G.A. aims to make fire in the Philippine art industry. Hindi sila natatakot. Ito lang hesitation na ipakita ang kanilang mga talento. Lheylyn Caragay para sa I Love My Culture.